Gusto ko na nga siyang propagate, so ikakat ko siya. Kung gusto nyo maging mas lush pa ito, cut and then itanim. Or ikat and then itanim sa ibang pot. Kita nyo yung aerial roots niya. Aking kinuha dito. So itinanim ko na. Kung gusto nyo mas lush siya, so pwede nyo pang idagdag dito. Dito nyo rin itatanim. Tamang pag-aalaga. Ang ginagawa ko lang sa kanila, tinitingnan ko ang kanilang tapsoy. Pag nakita ko ng tuyo na, ito yung the best na diligan mo sila. Katulad nga rin ng tao ang halaman. So, pag sobrang tubig, pwedeng malunod. So, wala nga doon mamatay sa na ma-dehydrate. Kaya sa doon sa malunod, mas mabilis mamatay katulad din ng tao pag nalunod. So, ganun din ang mga plants. So, diligan ninyo kung nakita nyo yung tuyo na ang kanyang topsoil. Pwede mo namang hipuin. Makikita nyo naman kung tuyo na. Hindi ako mahilig mag-miss ng aking plants. Basta't makita ko na kailangan nyo diligan, diligan. Lalo pag ganitong summer or napaka-init, napaka-tindi ng init ng sikat ng araw. Or kaya ay pag mahangin, mas madali matuyo ang kanilang soil. So, iti-check ninyo tuwing hapon or early in the morning kung kailangan na nilang bumita, kung kailangan na silang bumita. At ganito din naman, ilalagay nyo na sa area na kung saan mas maganda yung from 6 a.m. to 8:30 yung sunlight na makukuha nila. At naman ang halaman, gustong-gusto nila ang ulan. So, kung may time or yung garden ninyo, pwedeng from time to time, kung nasa loob ang inyong mga halaman, ilabas ninyo lalo pag umuulan at mas magiging healthy sila. Pagkatapos silang maulanan, makita mo ang sigla-sigla ng kanilang dahon. Naman sa soil na ginagamit ko ay yung garden soil na nabibili ko dito sa amin. At kung mayroon naman akong coco peat, nilalagyan ko din. Pumice para hindi siya maging yung magsit-in yung tubig. So, kailangan ay may good drainage yung pot nyo at yung good aeration na maibigay para yung roots, hindi sila yung lupa na masyadong super kapit sa kanilang sa kanilang roots na kung saan nabababad sila sa tubig at nagiging prone sa root rot. Ipapakita ko naman ngayon, makita nyo pag nasusunog or nagkakaroon ng problema ang inyong halaman, katulad dito. So, maipakita ko sa inyo, hindi nawawala, may mga pagkakataon na magkakaroon ng mga brown spots sa dahon. Pwedeng, na-sunburn or masyadong nadidiligan or nalulunod na sila. So, kung may problema, pwede nyo i-check. O, ang ginagawa ko pag ganito, so, pangitingnan, ang gagawin ko, kakat ko, tatanggalin ko. Hindi na iiwasan ganun, kumbaga yung mga brown spot na higing dahilan para pumangit yung halaman. Ngayon naman, sabi ko na ang tamang pag-aalaga sa mga cactus, rhododendrons, and their skin lapsus. Papakita ko naman kung paano mag-propagate. Kapag sinabi ko kanina, mas okay sa akin yung
Cut and then plant it directly in soil. Hindi po ako mahilig mag-water propagation. Ang aking ipopropagate ay itong si Marble Queen. So makikita nyo naman doon sa aking napak-cute na pot. So ito, binili ko sa Japan Surplus. Makikita nyo lumalampas na siya doon sa pot. So okay lang naman na lumampas siya or mag-trail down siya, mag-trailing pababa at maging lush siya. Makikita nyo, lumalabas ng kanyang ugat. So, parang gusto ko na nga siyang ipropagate. So, ikakat ko siya. Pwede mong ikat dito. And then, dito sa side na to. Makikita nyo yung kanyang node at ang kanyang mga aerial roots. Talagang lumalabas na siya. So, pwede mong sa pagpapropagate, kung gusto nyo maging mas lush pa ito, cut and then itanim. Or ikat and then itanim sa ibang pot. So, ang gagawin ko ngayon, ikakat ko ang part na to. So, makita nyo yung aerial roots niya. Pwede nyo ikat ng bawat dito, and then dito, and then dito. Dito, pwede nyo ikat dito. At pwede nyo hati-hatiin. So, ipapakita ko sa inyo. Apat, 4 leaves siya. And then I will cut this into 2. So, meron ako ditong pot, maganda ang kanyang drainage hole. So, pag diniligan mo, diretso agad yung water. At diretso ko na siyang itatanim. Ito na siya. So medyo so, pag ganitong bagong tanim ko, pwede siyang diligan ng konting water. Ano ba yung pinapwede ipandilig mga pala doon sa kanyang water kung wala namang ulan? O wala namang kayong tubig sa magaling sa deep well? So, kung meron lang kayong yung tubig sa grip o yung tap water, make sure na yung tap water ay mag-sit in muna yung chlorine, palipasin nyo ang magdamag or isang araw, and then pwede na maidilig kung wala kayong naipong rainwater or yung mga galing sa hukay or yung sa deep well. So ito, pagka-tanim ko nito, inilalagay ko sila sa shaded area, yung hindi muna masyadong maarawan. At siguro mga after a week, 5 to 7 days, unti-unti ko na siya inilalabas para yung morning sunlight makuha nila. Siyempre yung bright indirect light. So after a week, inilalabas ko na siya para magkaroon siya ng maka-adapt na siya dun sa kanyang para lumaki na siya, at lalo sa gabi yung sinasabi na mahamugan siya at dire-diretso na ang kanyang paglaki at maglalash na, magbibigay na siya ng mga bagong dahon. So yung
So yung aking kinuha dito, so itinanim ko na. So mayroon na siyang new pot. Another pot of marble queen. At meron pa ako dito pwedeng ikat dito and then tatanim. So sinasabi ko kanina, kung gusto nyo mas lush siya, so pwede nyo pang idagdag dito. Dito nyo rin itatanim. So ang gagawin ko, ikakat ko. Kumapit na kasi ang kanyang area root. So ito, napaka-healthy naman niya. At para, kasi mas gusto ko siyang mas lumago. So dagdagan ko muna ng soil. And then, ikakat ko siya ng dalawa na lang. So, pero pwede pa itong ikat dito. Ikat ko siya dito. Ito na siya. Sana meron kayo natutunan kung paano ang tamang pag-aalaga at kung paano para gamitin ang inyong plants. So, sa mga plant moms, plantitos and plantitos, itry nyo na ang potis. The best house plants to grow and propagate. Sa mga subscribers ko, sana ma-invite niyo pa ang inyong mga friends, ang inyong mga plantito friends na mag-subscribe sa aking channel at mag-comment kayo kung ano pang gusto niyong ma-feature ko sa mga susunod ko. Thank you guys!